Sa'yo, anak. Ingat naman po ako eh. Saka hindi ko hayaan na may mangyari sa akin masama. Lagi kitang iniisip. Eh, asyo, si Pikoy. Hayaan ko naman mangyari sa akin. Hayaan niya ako yun. Ako na lang maglalabas ng mga sandata sa baka na Cruz. Ako na lang mag-isang lalaban sa mga aswang. Ako na lang magsasakripisyo. Pero hindi pwede. Hindi ko kaya mag-isang labang ito. Hindi ako ang tagabantay. Miss Brent, kailangan tulong mo dito. May dapat dito sa tindahan. Hostage yung mga customer. Base sa CCTV, sinubukang tigilan ng vigilante ang mga hold-upper. Ay walang nagawa ang vigilante kundi patakasin ang mga suspect. Tidak akan keluar hidup dari sini. Ilang araw na rin ako nagtatago dito. Ano ba talaga balak nyo sa akin? Inuburo nyo ako eh. Kumalma ka lang, Franco. Plano ang kliyente ko. Sinisiguro niya magkikita kayo ng vigilante. Teka. Akala ko ba, kaya niyo ako pinalaya para hanapin ng vigilante niyan? Eh bakit ngayon ang sinasabi mo sa akin? Andito ko para magkita kami. Hanapin mo man o magkita kayo. Ang importante, makaganti ka sa kanya, hindi ba? Kaya na muna bahala dito. Sige na. Iwan muna kami dito. Yung safe house na tinutunan ni Kentin. Ayos ka lang ba, best friend? Kailangan ko mabalik sa kulungan ulit si Franco. Dahil kung hindi makangalip ko itong buhay ni Mamahal ng Matikal. Oh, eh, pwede naman tayo magsumbong sa mga polis. Hindi na, Asyong. Nandito na ako kasumbuan na to. Mas mabuti siguro ikaw na tumawag ng polis para may responde ako. Paano ka? Huwag mo na ako intindihan, Asyong. Kaya. Sige na. Best friend, mag-ingat ka, ha? Sa tingin mo, Kael, darating kaya ang vigilante? Dumating man siya o hindi, handa ako para sa kanya.
Sin, saan man ako magpunta, ikaw ang kaibigan na lahat kong kasama. Alam ko, ilalayo mo ako sa kapahamakan. At hindi mo iiwan sa kahit anuman laban. Ano mang problema, hindi ako dapat mamba. Dahil sigurado ko, bossing, resba kita. Sama-sama. Pero hindi ako kalaban. Wala kami pakailan. Ikaw ang pakay namin dito. Huwag ka na pumalag. Dalawang baril na nakatutok sa'yo. Konting galong mo na. Patay ka sa amin. Gusto ka namin makilala. Aldo. Tanggalin mo yung takip niya sa mukha. Nasa harap mo na, natakasan ka pa. Ang bilis ng pangyayari, Ama. Pero huwag kang mag-alala. Dadalhin ko ang vigilante sa'yo. Pangako ko yan. Kaya na siguraduhin mo yan. Dahil kapag nangyari ito uli, wala akong masisisi kung hindi ikaw. Come on.
Matahir! Matahir! Selamat datang, Julian. Kau rindukah hidup di luar penjara? Ya, terutamanya untuk mencukur janggut. Nila kita. Ikaw yung kaibigan ni Helen. Ako ngayon. Ha? Pakialam nilo ako kasi! Sudah disediakan apabila kau pulang kembali ke Filipina. Pasport, kad pengenalan, tiket untuk kapal dan wang. Terima kasih, kawanku. Kenapa kau buat semua ni, Julian? Kenapa kau perlu larikan diri? Hanya setahun lagi untuk hukuman kau ditamatkan. Dan kamu akan jadi bebas. Imek! Alam mo, hindi ka nagpakabayan. Hindi mangyayari sa ito. Hindi ka pa talaga titigil! Tibay mo rin, ha? Hindi ako pwedeng maghintay sa kulungan. Kailangan ko makabalik agad sa Pilipinas. May importante akong misyon. May kailangan akong hanapin. Sabi tumigil ka! Susunod kita! Patay na si Franco na matagpuan namin, Ama. Yung mga tama ng bala sa kanyang mga katawan. Ang duda ko, naabutan siya ng vigilante. Sa tingin ko, siya ang nakapatay kay Franco. Paano nangyari ito, Kael? Nasa harapan mo na. Natakasan ka pa. Hindi ko inaasahan ang lakas at bilis niya, Ama. Malakas siya, Ama. Nasurpresa ako sa kanya. Nasurpresa ka sa kanya? Nabigla ka? Inaasahan ba yuyuko siya at luluhod pagdating mo? Susuko na lang na walang laban. Alam mo, kapag pinapanood ko yan, hindi ko lang kung magagalit ba ako sa'yo o maawa ko. Hindi lang ako nahihiya sa sarili ko bilang amang aswang, haring aswang, kundi bilang ama mo rin. Hindi pa kami tapos, Ama. Babawi ako. Patutunayan ko yan sa'yo. Ay, Kael, alam mo ba sa mundong ito may mga bagay na hindi na natin maitatama? Kilala ka na ng vigilante. Mas may alam siya sa'yo kaysa may alam ka sa kanya. Kael, naisahan ka. Ma. Napatumba ka na isang vigilante. Ama, hindi pa kami tapos. Hahanapin ko ang vigilante na yan. Patutunayan ko yan sa'yo. Pero tinalo ka ng tao. Paano mo babawiin yun, Kael?
Kael. Tayaan niyo yung lugar na mga sinabog sa inyo, ha? Tapos kung ano mang maobserba niyo, tawagan niyo kami. Tick. Juan! Anong nangyari sa'yo, Juan? Eh, Mang Pepe, napalaban eh. Wala ko ito, Mang Pepe. Nagpunta po ako dito para sabihin sa inyo na totoo po ang sinasabi niyo na hindi totoo na wala ako kinakatakutan. Mabuti naman, Juan. At tanggap mo na na may kinakatakutan ka. Ngayon, maaari mo nang matutunan ang tunay na kahulugan ng katapangan. Kael! Wala magagawa yung galit mo! Hindi mo naman babalik ang pagkakabal mo! Tama rin, Mama! Hindi mo ba nakita? Paulit-ulit sinasabi ni Ama sa akin na mahina ako! Na wala akong kwenta! Mahina! Sige, dagdagan mo pa! Huwag mo akong sisigawan! Naintindihan mo? Get a grip on yourself! Oo, nagkamali ka. Naging mahina ka. Natalo ka. Fine! Pero huwag kang magagalit sa sarili mo. Ipunin mo lang dyan lahat sa dibdib mo. Parating ang araw. Yung lahat ng sama ng loob sa dibdib mo magbibigay ng lakas sa'yo. Pagkailangan mo nang gantihan lahat ng nanakit sa'yo. Naiintindihan mo ba, Kael? Hindi, Ma. Sa ngayon, gusto ko muna mapag-isa. Kael! Kael! Ngayon po, alam ko na ang tunay na ibig sabihin ng katapangan. Ibong na ipalabas ang espada ng katapangan. Maraming salamat, Mang Pepe. Ano, pare ko? Believe ka na, ha? Mabuti naman at tatanggap mo sa sarili mo na may kinatatakutan ka. Dahil hindi ka kasing tapang ng inaakala mo. Ito talaga kahit kailan kontrabulati ka. Tama si Agustinasyo. Kung di ko natuklasan ang kinatatakutan ko at hindi ko tinanggap yun, malamang hindi ko napalabas ang espada ng katapangan. Naiinip na ako, Queenie. Natatagalan na ako sa paghahanap ng anak ng tagamantay. Kailangan ko na mas mahusay na tao. May kakilala ka? Sige. Gusto ko siyang makilala. Tandaan mo, Juan. Ang tunay na katapangan ay hindi kawalan ng kinakatakutan. Ang tunay na katapangan ay ang pagtanggap at pagharap ang kung ano man takot sa sarili mo. At sa misyon mo bilang tagabantay, marami ka pang makakasalubong na maaari mong kinakatakutan. Pero sa tuwing pakiramdam mo na parang tinatalo ka na ng takot o kaba,
Tandaan mo lang ang araw na naipalabas mo ang espada ng katapangan. Dahil sa mga sandaling yun, napatunayan mo sa sarili mo, higit kanino man, na kaya mong harapin at labanan ang anumang takot na namamahay sa sarili mo. Maraming salamat, Uncle Pepe. Bata pa ako nung unang nahawakan ko itong bakal ako sa doon. Kung naalaman ko lang po na nagigisang data ito, hindi sana po nailigtas ko ang parinig palaki sa akin. Gusto ko lang malaman mo na kung ano man ang nasabi mo kay Kael, dinigdib niya na gusto. He's trying, Samuel. He's really trying. Trying is not enough. Bakit baga na lang interest mo makilala yung vigilante na yun? Hello? Si Rosario ba ang hinahanap mo? Ano po sila? Senior Inspector Mikael Reyes. Si Hitler?